Nagsimula ang lahat noong 2016 nang bilhin ni Catherine ang ari-arian, 8 taon na ang nakalilipas. Simula noon, masigasig siyang nagtatrabaho upang makatipid para sa pagtatayo ng pangarap ng kanyang pamilya. During her Magandang Buhay interview on July 30, 2019, Catherine opened up about the property for the first time. She revealed, "Yung asun, alam ko gusto rin ni Mama na mapatayo na yung dream house na yun, so sana this year masimulan. Gusto ko kasi kapag nagpa tayo ng dream house yung gusto na namin, yung ni-envision ni Mama kung ano ang gusto ko, lahat, sa buong family. So hopefully mag-start na yung construction soon." Kayod pa. Once again in September 2019, Catherine briefly spoke about their future family home, expressing the challenges that come with constructing it, hindi joke magpagawa ng bahay. "Siyempre, kung may gusto akong ibigay kay Mama na dream house, iyong dream house na niya. So magtatrabaho pa ako and, hopefully, makastart iyon soon kasi 3 taon nang nandun iyong lupa. Sabi na lang namin, someday, uunti-untiin natin iyan." Noong 9 ng Marso taong 2020, sa wakas ay nagbunga ang pagsusumikap ni Catherine nang i-announce niya ang groundbreaking ceremony ng bahay. Kasama ang kanyang mga mahal sa buhay at dating Real and Real boyfriend na si Daniel Padilla, iniabot nila ang kanilang mga ceremonial shovel at naghukay ng lupa mula sa property upang gunitain ang mga unang yugto ng kanilang tirahan sa hinaharap. Sinabi niya noon, "Opisyal na nagsimula ang pagtatayo ng aming pinapangarap na tahanan. Hindi pa rin ako makapaniwala na mangyayari ito pagkatapos ng 3 taon ng pagpaplano. Finally, natuloy na iyong house kasi ang tagal na ito pinaplano. Pero parang hindi pa siya meant mangyari 3 years ago until last year. And then, ayun, finally matutuloy na siya. Actually, aside sa akin, iyong bahay talaga na ito is for Mama and Papa. And ito iyong dream house nila. So, sa lahat ng tree na baho at puyat ko, ito, mangyayari na siya." Noong panahong iyon, sabik na inasam ng mga loyal Cathniel fans ang sandaling ipagdiwang nila ang culmination ng house project ni Catherine. Naisip pa nga ng ilan ang isang senaryo kung saan pareho silang magsisimulang magtrabaho sa kanilang sariling tahanan ng magkasama. Noong 3 ng Agosto taong 2021, binigyan ni Catherine ang kanyang mga tagahanga ng update sa construction. "Slowly getting there, house emoji, I can't believe it's finally happening. Emoji," isinulat ng inaugural Filipino Lakme ambassador sa caption ng kanyang post. Sa puntong ito, ang mga update ni Catherine sa pangarap na tahanan para sa kanyang mga magulang. Sina Min at Teddy Bernardo ay umabot sa isang makabuluhang milestone na may progreso sa pagkumpleto na nakatayo sa hindi bababa sa 40%. Noong 5 ng Enero taong 2022, nag-Instagram ang kapamilya star na nagbahagi ng mga sneak peeks mula sa iba't ibang anggulo ng bahay. Batay sa mga larawan, halos tapos na ang mga manggagawa sa paggawa ng 2 palapag ng magiging tahanan ni Catherine sa Antipolo, Rizal. Ilan sa mga larawan at video ang ipinakita ni Catherine na nagpapala ng semento na gagamitin sa pagpapagawa ng kanilang bahay. Site visit. January 2022, house emoji, the A Very Good Girl star wrote in the caption of her post. Ang kanyang nobyo noon na si Daniel Padilla ay kabilang sa mga unang nag-iwan ng komento na nagsasabing, "Yahoo! Nakakakilig na panahon." Pagdating ng 2023, dahan-dahang sinabi ni Catherine na malapit nang lumipat ang kanyang pamilya sa kanilang bagong tahanan.
Noong ikasyam ng Enero taong 2023, nag-upload siya ng serye ng mga larawan na nagdodokumento ng pagbisita sa site kasama ang kanyang ina na si Min, kapatid na si Kay Bernardo, at pinakamamahal na pamangkin na si Lexine Alcantara. Ipinahayag ni Catherine, "Final push. Bicep emoji, pinipigilan ang luha emoji, sa paglipas ng taon." Ang nakakaengganyo na mga update sa social media ni Catherine ay patuloy na nagbibigay ng mga sulyap sa kaakit-akit na modernong kontemporaryong disenyo ng bahay. Na pinatingkad ng maganda ng mga nakapapawing pagod na earthy tones. Sa wakas, noong Disyembre taong 2023, sinimula ni Catherine ang unti-unting proseso ng paglipat sa kanyang bagong tirahan. Ang makabuluhang hakbang na ito ay makikita sa isang Instagram story kung saan makikita siyang maingat na inaayos ang kanyang aparador sa tulong ni Alora Sasem, Isa Reyes, at ng kanyang pinagkakatiwala ang koponan sa Neat Obsessions. Sa wakas noong 2024, na nagmarka ng 8 taon mula noong una niyang pagkuha ng lupa. Masayang tinanggap ni Catherine ang mga bisita sa kanyang mga pintuan noong 11 ng Abril taong 2024, niyakap sila sa isang masayang pagdiriwang ng housewarming na puno ng kagalakan at init. Ang star-studded affair ay umakit ng presensya ng mga kilalang tao mula sa kanyang home network, kabilang ang ABS-CBN President at Chief Executive Officer na sina Carlo Katigbak, Yolo Pascual, at Dimples Romana. Kapansin-pansin, nakita rin sa pagtitipon ang isang host ng Kapamilya Talents, tulad ni Maymay Entrata, Chief Alamino, Loisa Andalio, Darren Espanto, Robbie Domingo kasama ang asawang si Mike Wee Pineda, Sofia Andres kasama ang partner na sina Daniel Miranda, Dominic Roque, at Alora Sasem. Sa iba't ibang social media platforms, nakunan ang dalawa na pinapakita ang kanilang magiliw na pagpapakita ng pagmamahal, mula sa maalalahan ng galaw ni Alden na padalhan si Catherine ng isang bouquet of roses hanggang sa kanilang pagpapakitang magkasama sa iba't ibang social gatherings. Kasunod ng high-profile na Kathniel breakup noong 30 ng Nobyembre taong 2023, na nagdulot ng ripple sa buong industriya ng showbiz sa Pilipinas. Maraming fans ang walang tigil na nag-uugat sa posibilidad na muling magkita sina Catherine at Alden sa silver screen.